online class. Nung unang beses na ito'y marinig mo, at syempre nalaman mo na sa ganitong kapamaraan ang tatakbo ang sistema ng pag-aaral ng mga estudyante ngayong taon. Ano ang pumasok sa isip mo, Tol? Ito ba'y nararapat? O mas magiging negatibo para sa mga estudyante, Tol? Dahil yan ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na to. Kaya wasap-wasap na naman sa inyo, mga pare ko. Ako nga pala si Jay Seekers at nagbabalik na naman tayo dito sa Dimension. Kusan puro good vibes lang tayo, men. At sa video na to, mga Tol, ang pag-uusapan natin ay itong kumakalat na balita dito sa Facebook na ang isang estudyante daw ay nagpakamatay sapagkat na late ng pagpasa ng module at hindi tinanggap ng teacher sa online class, men. At syempre, sisimulan natin to pagkatapos ng intro. Nung unang marinig ko yung online class na yan, Tol, sa akin, para sa akin ha, para sa akin lang naman. Di ko sinasabing para sa'yo o para sa lahat, no? Para sa akin, Tol, mas inisip ko na magiging mas negatibo para sa mga estudyanteng mag-aaral, like the fuck, man. Kasi, Tol, nung kapanahunan nung ako'y nag-aaral pa, kapag ka gusto ko talagang magloko o kami, eh kahit nasarado yung gate, kahit ganong kataas ang bakod, talagang aming tinatanon, wag lang kaming makapasok sa eskwelaan, di ba? Tapos online class, puta, pwede yun, nag-aaral ka habang nagyoyosi ka, mag-aral ka, habang tumatagay ka, mag-aral ka. Siyempre, di ka naman nila makikita ng kung ano talaga ginagawa mo eh. Diba? Minsan, ma'am, may I go out? Puta, pag-list mo sa camera, tatagay ka lang, diba? Di kaya naman, o sabihin natin hindi bisyo yung pag-inom at pag-paninigarilyo. O po pwedeng akala mo talaga yung nakikinig sa'yo, pero naka-Facebook lang to, diba? Alam mo na yun, Tol. Sa kapanahunan ng mga kabataan ngayon, hindi na nawawala yung mga application sa social media gaya ng Facebook, Instagram, TikTok. Pero iba, Tol, iba sa pagkakaalam ko o sa pagkaka-aking imagination yung pangyayari dito sa online class na to, Tol. Gaya na lamang itong pag-uusapan natin na nagpakamatay dahil nga na-late ang kanyang pagbasa ng module at yun, nagpakamatay nga. Ito yung post sa Facebook na ito, Tol, tignan nyo. Let's summary na lang, no? Ibuod na lang natin, Tol. Ayon dito, ayon sa kapatid, Tol, umuwi daw na umiiyak at sinira ang cellphone at wifi na ginagamit sa online class, men. Ayon yung sabi, ha? Umuwi, umiiyak, humahagulgol, sinira yung cellphone at wifi na gamit. Agad pumasok sa silid. Pero bakit ang dilim? Madaming lames at mga nagiinumang lasing. Kanta ni Magna yun, pero hindi yun yun, Tol. So agad pumasok sa silid at humahagulgol. Ngayon, nung pinuntahan daw na itong kapatid para sana ayaing kumain, nakakalungkot mang sabihin, subalit ito'y sumakabilang buhay na daw at sapagkat ito'y nagpakamatay. At ayon dito sa kapatid ay dahil ito sa pagiging late na pagpasa ng module at hindi tinanggap ng teacher. Ngayon, Tol, kung ating iisipin mabuti, Tol, ha? Kung ating iisipin lang, hindi ako against, nagpapaliwanag lang ako, Tol, ha? Kung ating bibigyan lawak ang kaisipan ng bawat pangyayari o ayon sa kwento nitong kapatid, umuwi ang kanyang kapatid na umiiyak at sinira ang cellphone at wifi. Tapos, agad pumasok sa silid. Alright. Itong kapatid ay wala man lamang sinabi na kahit ano. Basta sinira niya yung cellphone niya, pati yung wifi niya. Tapos, pumasok siya sa kwarto. At pinuntahan lang siya nitong nakatatandang kapatid siguro dahil nga kakain na. So, ibig sabihin, wala man lang ikinwento na kahit ano itong kanyang kapatid. Tama ba yon? Kung gayon, Tol, kung gayon, maaring isa sa mga dahilan, itong ang online class na to, yung hirap, yung module, at yung pagpapasa ng late na hindi tinanggap daw ng teacher. Maaring isa lamang ito sa dahilan, pero hindi natin alam kung ano ba ang tunay talagang dahilan. Dahil kahit yung kapatid, di niya nga alam yung dahilan. Ang sinasabi lamang dito ng kapatid, nagegets niyo ba, Tol? Ang sinasabi lang dito ng kapatid ay dahil daw sa module, Tol, kaya ito nagpakamatay, dahil hindi tinanggap. Pero para sa akin, Tol, para sa akin lang naman, ha, kung akin lamang aanuhin yung pangyayari, hindi ba po pwedeng baka meron itong ibang dahilan, Tol, na sumabay lang itong module na hindi tinanggap ng teacher
Kaya naisip niya na magpa... Yun, tol. Kasi tol, kung iisipin mo mabuti, baka naman hindi lang ayun yung dahilan. Yung module, maaaring maraming po pwedeng maging dahilan, tol. Pero yung nakwento lang dito nung kapatid, ay ayun lang. Umuwi, umiiyak, hinagis yung cellphone, sinira yung wifi, pumasok sa kwarto, then boom! Tapos na yung kwento, tol. Hindi nga sinabi nung bata na, pukin ang ina, tal, ano ako? Ay tanggapin ng teacher ko yung module ko. Di ba? Alaman lang dahilan, tol. Walang dahilan. Hindi malinaw. So, wag tayo manghusga agad, tol. Ako hindi ako nanghusga. Nagpapaliwanag lang ako, tol. Pinapaliwanag ko lang yung mga pupwedeng pangyayaring magaganap o naganap, tol. Pero syempre, maraming mga edkaluwag dyan na magagaling. Syempre, sasabihin sa akin yan, tangino mo, manahimik ka na lang. Wala ka namang magandang sasabihin. Yun ay akin lang naman na ano, pupwedeng maging sistema ng pangyayari, tol. Pero kung... ang kadahilanan talaga nito. Siyempre, ito yung talagang pinaka point of view. Ito yung pinaka malinaw na dahilan na sinasabi ng karamihan, tol. Na dahil nga hindi tinanggap yung late na module na itong bata, ay nagpakamatay. Ngayon, ang masasabi ko naman dyan sa online class na yan, tol, wala talaga akong tiwala dyan, tol. Hindi dahil hindi ako nag-aaral o hindi rin dahil walang nag-aaral sa amin. Kaya ako nasasabi na wala talaga akong tiwala dyan sa online class na yan, tol. Dahil nga, unang dahilan pa lang dyan, unang negatibong dahilan na masasabi ko pa lamang dyan, eh hindi mo sigurado kung talagang nakikinig yung estudyante doon sa teacher habang nandun sila sa video call, tol. O kung saan mong application, sa Zoom, StreamYard, or something na kung ano pa man yun, di ba? Ikalawa dyan, tol. Kailangan palang bantayan ng mga magulang yung kanilang mga anak. Hindi mo po pwede ditong isa lang yung may tiwala ako sa'yo, anak, mag-aral kang mabuti. Eh natural, kahit naman sino, Nay, mag-aaral po ako mabuti. Pero hindi ko po maipapangako na 100% eh nakikinig lang ako sa teacher ko. Tangina, kahit ikaw matalino ka, imposibleng wala kang ginawang kalokohan nung nag-aral ka sa totoong eskwelahan, tol. Yung pakayang sa online, oh. Diba? Sa online, hindi ka nga nakikita ng teacher mo ng personal kung anong ginagawa mo eh. Sa tingin mo ba 100% na matututo tong mga bata na to? Ikatlo rito, tol, yung hindi pantay-pantay na antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Bawat Pilipino, iwagayway, di ba, tol? Maraming mga estudyante ang hindi naman natin masasabing mahirap pero walang kakayanan para magpakabit ng napakabilis na internet, tol. Siyempre, ang pangunahing magiging problema ng mga estudyante dito ay itong nasabi nating internet, tol. Dahil paano makasasabay ang mga may mahihinang internet doon sa mga mayayaman na kasabay nilang estudyante na gumakain ng 250 Mbps, tol. Tapos ikaw ang gamit mo lang 5 Mbps kasi pang ano ka lang, pang online school ka lang, di ba? Sa tingin mo makasasabay ka nun, eh wala kang pampakabit ng kahit man lamang 25 Mbps man lamang, di ba? So unfair, tol. Napaka-unfair talaga ng ano na to, ng pag-aaral na to, yung online class na yan. Nasabi ko, hindi ako against dyan, ha. Kasi bahala kayo sa buhay nyo, para sa akin lang naman, ako, kung bibigyan ako ng pagkakataon na mag-aaral ako, huwag na lang, sasabihin ko sa nanay ko, nanay, huwag na. Eh, hindi ko maipapangako sa'yo na mag-aaral ako mabuti kapag ganyan yung sistema. Sa tingin mo, nay, tingin mo, mula oras ng pagkaklase, sa tingin mo, makikinig ako dyan. Hindi ako makikinig dyan, nay. Kaya, wag mo na sayangin ang ating pagpanahon, nay. Hindi kita, tol, nay. Wag na nating sayangin ang panahon, nay. Hindi ako mag-aaral mabuti dahil online class lang naman yan para sa akin. O, para sa akin yon, tol. Isa pa dito, nay. Imbis na nakakagawa ka ng gawaing bahay, eh, babantayan mo pa ako dyan sa online class na yan, nay. Nasabi ko sa'yo, babantayan mo ako dyan. Dahil once na pinilit mo ako at ako'y napilit mo na mag-aral dyan, ang sasabihin ko lang sa'yo, eh, bantayan mo ako kung ayaw mong makitang hindi ako nakikinig sa teacher, tol. Nay pala. Di ba? Malaking perwisyo yan. Malaking perwisyo. Para sa akin, di ba? Talagang ganun, tol. Hindi mo masasabing may matututo dyan ng tuluyan, tol. Gaya nga nito, di ba? Puta, hindi ba naisip ng mga teacher na hindi sila pantay-pantay ng internet na ginagamit? Hindi ba naisip ng teacher na hindi kayo magkakasimbilis ng internet na dumadaloy sa inyong mga connection, men? Ala ko ba pagkakaisa ang kailangan ng bawat Pilipino para makaahon, tol?
Tapos sa simpleng ganyang problema, imbis na tulungan mo yung estudyante mo na umangat, puta, ikaw pa yung nag-down sa kanya. At ano pa yung kinalabasan, tol? Ayun, pakamatay na, tol. Mga teacher kasi, minsan, hindi lahat ha, hindi lahat. Yung gaya lang nitong sinasabing teacher na hindi tinanggap yung module, tol. Minsan mayabang din kasi kayo, eh, no? Porket sagot kayo ng gobyerno, kaya mabibilis yung internet nyo, hindi nyo na iniisip kung ano kaya yung kalagayan ng mga estudyante namin. Bakit kaya ito na late? Gumagawa kaya ito ng kabalbalan sa pag-aaral? Kung gumagawa man ng kabalbalan to, ay kasalanan niya yon. Pero siguro naman, wala akong karapatan para hindi ko tanggapin yung module niya kasi nasa online class kami. Diba? Kasi teacher ako eh. Nung tinanong ako ni Kuya Will nung bata pa ako, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko pong maging teacher. Eh bakit naman gusto mong maging teacher? Eh gusto ko pong maturuan po yung mga batang hindi po marunong para po marunong na po sila. Tapos ngayong teacher ka na po, kinangina ka, ang yabang mo na. Asa na yung mga pangako mo? Nasaan na ang pangako mo? Diba? Nung bata ka pa, ang sabi mo, kaya mo gustong maging teacher, eh para maturuan mo yung mga estudyante. Ngayong teacher ka na, hindi lang naipasa yung module ng tamang oras, tamang araw, tamang panahon. Ay, buhay. Makatuwid, kung totoo man tong balita na to at kung totoong ito ang dahilan, ang masasabi ko lang, kasalanan to nung teacher, tol. Kasalanan to nung teacher. Dahil ang teacher, dapat mahaba ang pasensya nung nasa eskwelahan pa. At kung mahaba ang pasensya mo nung nasa eskwelahan ka pa, dapat mas hinabaan mo pa ang pasensya mo kasi ngayong nasa online class ka na. Kinangina mo, baligtarin mo yung sitwasyon. Yung estudyante mo ang merong pinakamabibilis na internet sa buong Pilipinas, tapos ikaw naka 3 Mbps ka lang, hinayupak ka. Tignan mo yung mga estudyante mo na graduate na, ikaw nandiyan ka pa rin sa module 1 mo, gago. O, diba? Sabi nga, may kasabihan eh, don't underestimate anyone. Tama ba yun? Kasi tol, ganito eh. Halimbawa ako, meron akong kayang gawin na hindi mo kayang gawin. Pero hindi pa rin kita pwedeng i-underestimate, tol. Kasi meron kang kayang gawin na hindi ko rin kayang gawin. Diba? So dapat iniintindi natin ang bawat isa, lalo na dyan sa online class, dahil ang sabi, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At dahil tarantado tong teacher na to, hindi na siya naging pag-asa dahil nagpakamatay nga yung bata eh. Ano ba naman to? So kayo, ano masasabi nyo dito sa pangyayari na to? At anong masasabi nyo sa mga online class na to, tol? Kala ko ba may totoong COVID? Ede sana mas iniisip natin kung paano tayo makakasurvive at kung paano tayo mabubuhay at kung paano natin malalagpasan lahat ng ito, hindi para ibuhos natin sa pag-online class ang lahat, tol. Dahil totoo, wala tayong matututunan dyan, tol. Masakit ang totoo, pero matututo ka nga, pero babantayan ka ng magulang mo. At yung magulang mo, wala nang magagawa yan kasi nakabantay sa'yo. Diba? Mahirap yan, mahirap talaga yan, tol. Kung malapit naman ang matapos ang pandemya na to, eh hintayin na natin yung pagkatapos at saka na lang sana pag-aralin yung mga kabataan, yung mga estudyante, di ba? Well, syempre marami na namang hindi sasang-ayon sa sinabi ko, pero ganun pa man, okay lang yan, tol. So hanggang dito na lang, tol. Kaya ikaw, ano masasabi mo dito? I-comment mo lang sa baba, syempre. Babasahin ko yan, tol, kahit masakit. Minsan nasasakit nyo mag-comment. Shoutout para kay Gretchen Respicio. Shoutout kay mahal ko, Eugenio TV. Shoutout para kay Marlon Bayani. Shoutout din para kay Arbel Ramirez. Shoutout kay paring Gopong's Vlog. Shoutout din para kay paring Nathan Cute Vlogs. Shoutout kay kumaring Ate Sheila Arnejo. Shoutout din para kay Tita Glo. Yan, good vibes. So yun lang sa ngayon, tol. Kung gusto mo pa shoutout, mag-comment ka lang sa baba. At huwag mong kalimutan na gamitin yung hashtag good vibes para may shoutout kayo. Basta yun na yun, tol. So once again, ako nga pala si JC Garcia, dito ang Dimensyon San, puro good vibes lang tayo. Sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat. Palagi kayo mag-ingat. God bless, chill out, yo. Apakainit, men. Paalam.